Halika yung guys, pasyal tayo sa Villa Escudero sa Tiaong Quezon. Ito ko ato sa may gate after we paid our entrance fee, which is I think it's like 1,400 pesos if I'm not mistaken, because that was weekdays. But if you go there during weekends, it's a little bit expensive. So ito yung sinakyan namin na papunta dun sa waterfalls. Yung kariton na hinihila ng kalabaw. Ang maganda kasi dyan may folk songs. May kumakanta dyan na may gitara habang nakaride ka sa kariton na yan. Ang layo ng Villa Escudero from Manila, I think it's less than 100 kilometers. So, depende sa traffic. At kami atay, naabot kami ng 1 hour at no, sorry, 2 hours and a half because of the traffic. Pero pag siguro magaanang traffic, mga 2 hours or less ang biyahe. Yan yung mga ano, surroundings ng Villa Escudero guys. Marami kayong makikita diyan. Yan yung mga ano, fake na animals. Malinis siya at saka maraming makikita sa loob. I think ang luwag niyan is, if I am not mistaken, it's like 500 or 599 hectares. Para niyo lang sinabi, pero hindi ko sigurado. Pero ganong kaluwag yung Villa Escudero. Kumpleto yan sa loob. Pwede kayong mag-overnight. Maraming mga pasyalan dyan. Mga activities na pwedeng gawin pag nasa loob kayo ng Villa Escudero. So ngayon, papunta na kami sa lunch dun sa kainan. I think doon kami sa may waterfalls daw kakain. So tingnan natin mamaya kung anong mga pagkain doon sa lunch. Okay? Ito, papunta na kami doon sa baba, sa may waterfalls. Doon kami magla-lunch. So, tingnan natin kung anong mga pagkain na inihanda nila para sa mga turista na kagaya namin. Yan si Commander. Pakaway-kaway pa siya. O yun, pababa pa kami doon. Guys, yan na yung mga lamisa, mga kainan, yung painted with green, yung mga lamisa na kinakainan.
Yan na yung waterfalls guys, ang tubig na yan ay nanggagaling sa Mount Banahaw daw. Malinis yung tubig kasi flowing siya, wala siyang mga nakakalat na dumi. Pero mabato nga lang, kailangan you have to take out your shoes or else mababasa siya. Maliban lang kung naka-sleepers ka, pwede, pero pag nakasapatos ka, you have to take it out. Kasi doon kakain, nakaapa-apa ka doon sa tubig habang kumakain doon sa lamesa. At kapag kumakain, kumukuha ka ng pagkain, nakaapa-apa ka dapat. Yan. Kanina raw, punong-puno yan ng mga tao. Since we came late, we arrived late. Kaya kunti lang yung naabot namin, pero mas mga damang kasi para hindi crowded, hindi kami nakipagsiksikan. Yan, ang dami pa rin tao guys, ang dami pa rin kumakain. Yung sa kainan, parang buffet style, pero mayroon mga certain items na sinaserve nila. Masarap yung mga pagkain. Mayroong inihaw na tilapia, may mga shell, mga maraming pagkain. Sari-saring klase ng pagkain ang mayroon dyan. Mayroong mainit na sabaw. Alam niyo yung sabaw nila? Nilalagay nila sa coconut shell. Mga prutas. Maraming pagkain. Nagsawa kami sa pagkain dyan. Tapos may mga crabs pa, I think. Saka inihaw na isda. So, sulit naman yung kwan. Kasi sa 1,400 pesos kasama na yung lunch sa kasasyaw, tapos itutur ka pa ng bus, drive around kayo sa Villa Escudero. So okay naman, yan, nagpa picture kami sa may waterfalls. So salamat sa panonood guys. Sana huwag kayong magsawang manood na sa aking channel, Geopram. At mayroon pang karugtong ito, yung mga shows doon sa other part na lang, makikita nyo lahat.